Horror Experience. Hi viewers, kamusta kayo dyan? Meron sana akong ibabahaging kwentong kababalaghan na naranasan ko sa buhay ko. Itong bahay namin ay parang isang compound na maraming nakatira. Matagal na tong bahay na to, isa sa mga lumang bahay dito sa amin. Kakatapos lang ata ng World War II ay naipatayo na tong bahay na to, kaya luma na. Hindi naman nakakatakot dito sa bahay namin dahil maraming ang nakatira. Pero minsan, nung mahimbing akong natutulog sa kwarto ng ate ko, ay biglang may nagtapon sa akin ng stuffed toy. Nagising ako kasi malakas yung pagkakatama sa akin ng stuffed toy na yon. Sa mukha ko pa talaga, loko yun ha. Tumingin ako sa paligid dahil baka may nang titrip sa akin habang natutulog. Pero walang ibang tao sa bahay, kundi ako lang. Bumalik ako sa kwarto para tingnan kung bakit ganun kalakas yung pagkakahagis ng stuffed toy sa akin. Kasi nakakapagtaka, bakit ganun kalakas yung pagkakatapon sa akin? Dahil yung lalagyan ng stuffed toy ay nasa taas ng paanan ko, at kung mahulog man yon dahil sa lindol or konting paggalaw ng stuffed toy, dapat sana sa paanan ko lang nahulog. Pero hindi. Tumama sa mukha ko yung stuffed toy at malakas pa yung pagkakahagis. So parang may naghagis sa mukha ko. So shoutout dun sa multo na yon. Kung pinagtitripan mo man ako at masaya ka, sana all na lang leche ka. Pinakaba mo ako nung time na yon. Dito rin sa bahay namin ay nakasaksi ako nung tinatawag nilang sanib. Nanonood ako noon ng TV nang parang may nagkakagulo sa bahay ng auntie namin. Dahil sa curious nga ako nung time na yon, ay pumunta din ako para tignan siya. At nagulat ako kasi yung boses ng auntie ko habang nagwawala ay iba. Parang boses ng isang matanda at dinuduro niya yung isang auntie namin na parang pinapagalitan niya yung anak niya. Maraming nagsasabi na dahil daw sa stress or ano, dahil nagkakaganon sila. Pero man, doon sa nasaksihan ko ay parang iba yung auntie ko nung time na yon. Yung kapatid ko din ay nakaranas ng pagpaparamdam dito sa bahay. Nag-a-animate kami ng mga tropa ko nung time na yon, nung narinig namin na biglang kumaripas ng takbo yung kapatid ko. Tapos tinanong siya ng papa ko kung ano nangyari. Sinabi ng kapatid ko na habang nagtitimpla siya ay biglang gumalaw yung nakasabit na baso at ayaw tumigil. Nung pumunta kami sa kusina ay hindi pa nga talaga tumitigil yung galaw ng baso. Iniisip ko, baka gusto din magkape ng multo. Kahit ako ay nakaramdam ng ganon sa kusina. Kasi one time mag-isa ko lang nag-a-animate at may narinig akong tunog sa kusina na parang binubuksan yung kaldero ng kanin. Akala ko nung una ay pusa dahil madaming pusa dito. Pero naalala ko, hindi ko na pinapapasok mga pusa namin dito. Gusto ko sana tingnan yung kusina eh. Pero baka gusto talaga kumain ng multo. Baka may istorbo eh. Weh, takot ka lang eh. Guys, itong huling kwento ang pinaka nakakatakot talaga na nangyari sa buhay ko. Yung papa ng kaibigan ko, which isipin niya, ay may binabantayan na isang abandonadong hotel. At dahil si papa ni Pinya ang nagbabantay, ay doon na rin kami tumatambay, naglalaro at nagnanakaw ng wire ng kuryente, tsaka namin binibenta sa junk shop. Sana hindi mapanood ito ng papa ni Pinya. At yun na nga, doon kami naglalaro sa basement ng hotel na yon. Napanood niyo ba yung pasimuno na video ko? Yung naglalaro kami ng slide. Ginawa din kasi namin yon sa basement ng hotel. Gumawa kami ng pang-slide gamit yung mga nakatambak na kahoy doon. May daanan kasi sa basement na pwede maglaro ng slide, kaya naisipan namin gumawa nun. Pagkatapos namin maglaro buong maghapon, ay niyaya ako ni Pinya na matulog at magbantay sa abandonadong hotel. At syempre, atapang hindi atakbo tayo, kaya pumayag din ako. Bago kami pumunta sa abandonadong hotel na yon, ay nagdala kami ng lampara at malupitang armas na pellet gun. Dahil nakakatakot yung hotel, men. Walang ilaw, walang pinto ang mga kwarto at CR. Tapos yung tutulugan lang namin ay banig, wala pang kumot. At nung andun na kami sa hotel at nakahiga na, ay dito na kami nakarinig ng mga kakaibang tunog sa basement. Parang may mga bata na naglalaro sa basement. Pagkatapos namin marinig yung tunog na yon, ay biglang tumayo yung dalawa naming kasama. Oo, may kasama pa kaming dalawa. After nila tumayo, ay umuwi na sila. Mga mahihina. Sa sobrang takot nila, ay napauwi na lang sila.
Pero mga men, nakakatakot nga talaga. So dalawa na lang kaming natira ni Pinya at yakap-yakap namin ang mga malupit na armas namin. Hindi ako makatulog dahil habang tumatagal ay palakas ng palakas yung mga tunog na naririnig namin sa basement. Yung tunog guys ay parang nilalaro nila yung mga laruan namin pang slide at bumabangga sila sa mga metal door sa basement. Tingin ako ng tingin sa pintuan ng kwarto dahil baka pasukin kami ng mga multo, di ba? Nagtagal hanggang madaling araw yung mga tunog na yon at kami ng tropa ko ay nakamulat lang habang pinapakiramdaman yung paligid dahil man nag-e-echo yung mga tunog sa buong hotel. Nung pumatak na ang 5 AM ay napanatag na kami ng tropa ko dahil dumating na yung papa niya at may dalang kape at pandesal. After namin magkape ni Pinya ay pinuntahan namin yung basement at nagulat kami dahil nakakalat yung mga laruan namin na pang slide. Iniisip ko baka mga batang namatay noon na hindi naranasan maglaro nung buhay pa sila. So ayun, kayo, anong horror experience nyo dyan? Thank you sa panonood, like, comment, share, and subscribe. And syempre huwag nyong kalimutang i-ring ang notification bell para updated kayo sa next na video. Bye bye! And don't forget to check Jason I Am. This is an animated stories channel about family, diverse friends, and wholesome goodness. Jason I Am YouTube channel is mostly about doing good, helping others, treating everybody with respect, plus the importance of good manners and virtue. The link is in the description below, and if you like their videos, please subscribe on their channel.